Narito po ang ilan sa mga kasagutan sa paulit-ulit ninyong katanungan patungkol sa proseso at requirements sa pagkuha ng Travel Authority or Travel Pass. Hi sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. What's up mga TVnatics? Welcome back to my channel and for our today's video, pag-uusapan nga po natin ngayon yung mga katanungan nyo sa pagbuwan ng Travel Authority or Travel Pass at bibigyan nga po natin yan ng kasagutan. Pero kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Ngayon, may ilang paalala lamang po tayo na sa bagong proseso na sinimulang ipinatupad noong August 20 ay wala na po tayong transaksyon sa one-stop shop sa 4th floor po ng Pasig City Hall. Kung kayo nga po ay walang access sa internet, ay maaari po kayong pumunta sa Quadrangle doon po sa labas ng Pasig City Hall. Muli, hindi na po natin kinakailangan pumasok sa Pasig City Hall para maproseso po ang inyong travel authority. At maaari po kayong magtanong sa mga OPS. Ito, yung mga nakakulay orange po na uniform na nakatalaga po sa Quadrangle para ma-assist po kayo sa inyong mga concern. At kung gusto niyo naman pong mag-follow up, maaari din naman po kayong tumawag sa mga numerong 8641-1923 or 8643-1111 local 561 at pwede din naman po kayong mag-email via PasigLSITravelAuthority2020@gmail.com. Uulitin po natin ang kanilang mga email. Ang kanilang email ay PasigLSITravelAuthority2020@gmail.com. Ngayon naman, pag-usapan natin ang inyong application for Travel Authority facts or frequently asked question. Ang tanong, tatanggapin pa ba ang rapid test para sa pagkuha ng Travel Authority? Ang sagot, hindi na tinatanggap ang resulta ng rapid test. Alinsunod sa issuance ng Department of Health na hindi dapat gamitin ang resulta nito bilang batayan sa paggawa ng desisyon ukol sa pagbiyahe. At hindi na rin pong pahihintulutan ang paggamit ng ECLIA o iba pang COVID antigen test bilang batayan sa pag-issue ng Travel Authority. Sa halip ay swab test or RT-PCR result na ang tinatanggap bilang requirements sa pagkuha ng Travel Authority. Kung hindi makakapag-swab ay nananatili pa rin alternatibo ang pag-undergo ng 14-day quarantine na monitored ng Barangay Health Center. Swab test po or RT-PCR result ang tinatanggap bilang requirement sa pagkuha po ng Travel Authority. Pero kung wala naman po kayo, kung hindi po kayo, wala po kayong pang swab test or hindi po kayo nakapag-undergo ng swab test, maaari naman po kayong mag-undergo ng 14-day quarantine. Pero may sheet kayo po ay imomonitor ng inyong mga barangay. Okay, nagets po. Ang tanong ulit, kailangan din ba na may medical certificate at travel authority ang driver? Ang sagot, lahat ng babiyahe ay required na mayroong medical certificate at travel authority. Kabilang na ang driver. Kung hindi taga-Pasig ang driver, kailangang makasiguro ng pasahero na mayroon ding medical certificate at travel authority ang driver mula sa lugar kung saan ito nakatira. Halimbawa po, ako po ay uuwi ng Bicol at hindi po ako marunong mag-drive, pero meron po akong kotse. Ang magiging driver ko po is si Coco Martin. Si Coco Martin po ay mula pa sa Quezon City. So si Coco Martin po, kailangan niya pong humingi ng travel authority at medical certificate sa Quezon City kung siya po ay, dahil doon po siya nakatira. Ngayon, pupunta po siya dito sa Pasig, yun po ang kailangan niyang ipakita sa kanyang mga pasahero na meron din po siyang medical certificate at travel authority na galing po sa lugar kung saan po siya nakatira. Okay, gets nyo po? Ang tanong ulit, ilang araw bago ma-process ang travel authority? Ang sagot, 3 working days ang pagproseso ng travel authority kung kumpleto ang mga requirements na ipinasa. Ibig sabihin,
ay hindi kasama sa bilang ang Sabado, Linggo at ang mga holidays, sabay na ibibigay ang travel authority at medical certificate. So halimbawa po, kumuha po ako ng travel authority ng Friday. So automatically, 3 working days po siya mangyayari. So kumuha po ako ng Friday, tatalon po ito ng Monday at Tuesday. So pwede pong ma-release ang aking travel authority or medical certificate ng sabay ng Tuesday or Wednesday. So hindi po magre-release ng Saturday and Sunday sapagkat ang office hour po ng Pasig City Hall ay Mondays to Fridays lamang. So kung kayo po ay kumuha ng Monday, marirelease po ang inyong travel authority or medical cert at medical certificate ng Wednesday kasi papalo po yan ng Monday, Tuesday, Wednesday. So pwede po siyang marilis ng Wednesday or pwede siyang marilis ng Thursday. So malinaw po. Another frequently asked questions. Ang tanong, hanggang kailan ang validity ng resulta ng swab test na pwedeng ipasa sa pagkuha ng travel authority? Ang sagot, hanggang 14 na araw matapos kuhana ng specimen ang validity ng swab test result. Tandaan, magsisimula ang bilang ang bilang isang araw pagkatapos na matest at hindi sa pag-release ng resulta. So, tandaan niyo po yan ha. Ang tanong ulit, ilang araw ang validity ng health monitoring sheet mula sa Barangay Health Center? 7 araw lamang valid ang health monitoring sheet. Hindi tatanggapin ang mga expired na health monitoring sheet para sa pag-apply ng travel authority. So maliwanag po, 7 araw lamang po ang validity ng health monitoring sheet. So kung expired na po ito, hindi nyo lang po ito pwedeng ipasa sa Pasig City Hall. So tandaan nyo po yan, hindi po kayo bibigyan ng travel authority kapag expired na po ang inyong health monitoring sheet. Ulit, ang tanong po ulit, ilang araw ang validity ng travel authority at medical certificate? So, uulitin po natin, ilang araw ang validity ng travel authority at medical certificate? Ang sagot, 7 araw lamang ang validity ng medical certificate hanggat valid ang medical certificate ay valid pa rin ang travel authority. Sabay na i-release ang travel authority at ang medical certificate sa quadrangle kung on-site po kayo kumuha o sa email kung online. Halimbawa po, kumuha nga po kayo ng travel authority at nagpasa din po kayo ng inyong mga requirements. So, ibibigay po ang inyong travel authority at medical certificate ng sabay kung kayo po ay kumuha sa on-site. Kung kumuha nga po kayo doon sa labas ng City Hall, so yun po ang tinatawag nating on-site. Pero kung kayo nga po ay kumuha via email, doon po kayo nagpasa ng inyong mga requirements, sabay po din na ibibigay po sa inyo. Sabay po na isi-send yun sa mga email nyo, yung medical certificate at yung travel authority po na hinihingi nyo po sa kanila. So, next! Ang tanong ulit, may mga lugar ba na hindi pa pinapayagan ang pagbiyahe? Ang sagot, sa kasalukuyan ay hindi pa pinahihintulutan ang pagbiyahe ng mga locally stranded individual at returning overseas Filipino sa ABRA. Kaya naman suspendido pa rin ang pagbibigay ng travel authority para sa mga pupunta rito. So ulitin po natin, kung kayo po ay pupunta ng ABRA, ay suspended pa po ang pagbiyahe papunta po doon. So, kung nagbabalak po kayo na umuwi doon, hindi po kayo mabibigyan ng travel authority or ng medical certificate sapagkat nakasuspended pa po ang travel papunta po doon sa probinsyang iyon. Ang tanong ulit, papayagan ba na bumiyahe ang mga locally stranded individuals or LSIS na wala pang 17 anyos o 60 anyos at mas matanda pa? Ang sagot, pinahihintulutan bumiyahe ang mga LSIS na wala pang 17 anyos kung may kasamang guardian o mga magulang. Kung wala pang valid ID, ang minor de edad na babiyahe, alimbawa yung sanggol, maaaring magpasa ng kanyang kopyang ng birth certificate bilang alternatibo. So alimbawa po, isasama niyo po ang inyong baby sa pag-travel. Subalit wala pa naman po itong valid ID, pwede niyo pong ipasa ang inyong ang kanilang mga birth certificate or yung NSO, katunayan po na yun po ay inyong mga anak. Ha? Make sure na anak nyo po talaga yan, ha? Okay. Pinahihintulutan din ang pagbiyahe ng mga LSIS na 60 anyos o senior citizen kung may kasamang makamag-anak o tagapangalaga. Halimbawa po, may mga senior din po na uuwi
kayong mga kasama, pinahihintulutan naman po silang magbiyahe as long as susundin lang natin yung health protocol po ng city at may kasama nga po itong mga kamag-anak o mga kapamilya po sa kanilang mga pagbiyahe. Next question, may bayad po ba ang pagkuha ng travel authority? Ang sagot, libre ang pag-issue ng travel authority at medical certificate. Pinapaalalahanan lang ang lahat, lalo na yung mga nagpo-proseso sa quadrangle, na dapat siguruhin na kompleto na ang requirements para maiwasan ang pagbabalik-balik sa City Hall. So ayan, inuulit po natin, wala pong bayad ang pagkuha ng travel authority. Pero yun nga po, kung ano po yung requirements na hinihingi po nila, ibigay nyo na po para hindi nga po kayo magpabalik-balik papunta po sa City Hall, para hindi na kayo magre-reklamo na sasabihin sa inyo pag pinapaulit, pinapabalik-balik kami sa City Hall, hindi naman po kompleting requirements nyo. So, paano po kayo ma-assist? Kasi meron iba dyan na malapit na kayo doon sa line, pero mapapansin nyo, hindi nyo pala dala yung IDs nyo, hindi nyo pala dala yung birth certificate ng anak ninyo, so babalik na naman kayo, so sasabihin nyo naman, pinapabalik-balik kayo, di ba? So, lahat po ng hinihingi nilang requirements sa pagkuha ng travel authority at ng medical certificate, ibigay nyo na po sa kanila para hindi na po kayo magpabalik-balik. Okay? Para po sa mga tanungan ukol sa pagkuha ng travel authority, uulitin po natin, tumawag po kayo sa 8641-1923 or 8643-1111 local 561. Uulitin ko po, maaari po kayo magpadala ng mga tanungan sa email pasiglsitravelauthority2020@gmail.com. So ayun, muli, nawa ay nakatulong po ulit ako na ma-explain po sa inyo sa pagkuha, kung paano po ang pagkuha ng travel authority at ng medical certificate para po sa mga uuwi nating locally stranded individuals sa kanila pong mga probinsya. At sundin nyo lang po yung mga requirements na hinihingi po nila sa inyo. Ibigay nyo lamang po ito para mababilis po ang proseso at makauwi po kayo sa inyong mga probinsya. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Muli, kayo po ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!